Ito na mga kasubis, ito yung binigay sa atin bali. Kapatid mismo na nag Leyte Javier finisher. Pero hindi po doon yung importante. Magandang hapon mga kasubis. Dito ulit tayo sa Breeders Talk. Bali may bisita na naman tayo. Ang gandang lalaki oh. Sir, ano pangalan? Binmark Galang. Yun oh. Ano pangalan pisan mo? Binmark Galang. Ako Pasiolok. Yun. Shoutout po sa inyo. Sir, baka may shoutout ka. Shoutout si Arian Garcia, John Paul, Sin Mark Galang, si Sin Michael Galang. Yun. Shoutout po sa inyo. Sabi ko nga po, nag-live po tayo kanina. Ngayon, binigyan po tayo ng ibon. Dinalam po tayo ng ibon. Maraming salamat sa iyo, Mark Galang. Tawag dito, Sin Mark Galang, eh, no? Si Pisan. Din Mark. Hindi, yung Pisan. Din Mark. Ha? Din Mark. Ah, Din Mark. O, oh, yun, yun. Shoutout sa iyo. Tapos, maniwala po kay Saint Din. Ibon ni Bait. Dalawang ibon po. Ano, dalawang ibon nag-daybird? Dalawang ibon, daybird. At Balogan. Sa Santa Margarita po, bali tinitawag. Pero at Balogan, race. Tapos ganito po kasi simple yun. Newbie po sila. Ganito, i-interview natin para mas maganda. Papakita rin natin ibon. Sandali lang po ah. Ibon. Ito na mga kasubis. Ito yung binigay sa atin bali. Kapatid mismo na nag Leyte Javier finisher. Pero hindi po doon yung importante kung finisher o no. Ang importante po kasi dito, maniwala po kayo sa hindi. Sa Pampanga po uwi, galing Leyte Javier. Gano'n po kalayo, 600 kilometers. Tapos, daybird pa ito ng Katbalogan. Kapatid mismo pala, yung daybird. Tapos, yung bali tatlo yung pinauwi nila sa daybird Katbalogan, dalawang dugong bait. Takanungin po natin na may dala, handali. Iyon o. Eto sir, pakwento nga ako kung ano nangyari doon sa mga ibon ni dugong bait sa inyo, yung sa Katbalogan. Oh. Balogan, ano, bali 3 out of 4 daybird. Dalawa naman. Dugong bait. Yun. Wow. Saan uuwi? Pampanga. Pampanga. Ayun po sinasabi natin na hindi man ganun kagagaling ibon ni bait, pero matsatsaga mo eh, no? Layo nang. May ilang kilometers yun? Mga 5. 500 o 600 na wala pa? 550. Ah, kasi yung 600, yung ano? Oh, yung Javier. Iyon po yung kapatid ng Leyte Javier, nandito po oh. Tapos sir, bali newbie. Tapos daybird, 3 out of 4, Katbalogan. Paano po bitaw nyo, nabanggit nyo kanina, parang surusugon tapos. Tapos kat ano na, Santa Margarita. Ay tinatawag na Santa Margarita Katbalogan race. Oh, Katbalogan race. Akala ko si Bait lang ang pinagpala po ngayon dahil ito po ating trophy ngayon eh. Pero gawa ng pagbalita nyo po, kala ko po din, may nagbalita po sa atin, nakita mo ba sa Pussy Bite na merong taga Pampanga rin nagpa-daybird? Pampanga sa isang Odisea? Oo. Ang nagkataon, kala ko tatlo, eh dalawa palang dugong bait yun sa inyo. Di parang apat ang dugong bait na daybird. Pampanga, wow! Ang uwian, galing Katbalogan o Santa Margarita. Ano masasabi mo, Chog? Malupit. Malupit? Gusto manakit? Ito po yung ibon natin oh. Tignan niyo po, naglilimlim po siya sa trophy natin. Ganito po kalupit 'yon, no, Chog. Abangan po natin mamaya, Hinebra po. Sana po eh mag-champion na po tayo. Dasal po natin na maganda po ilaro nila dahil tayo ay maka-Hinebra. Hindi lang basta maka-Hinebra, maka Red Horse pa. Di ba, sir? Oo. Baka may anong tawag dito, misis mo o kapatid o ano, bati mo na. Shoutout sa misis ko saka sa anak ko. Yun. Ano pangalan? Emily Galang. Ezekiel. Oh, yun. Ito po yung mga ibon natin. Asikasuhin muna po natin, ha, yung ating kaibigan. At bibigyan pa natin dito ng isang ibon. Sa iyo ang isa? Kabibigay ko na sa iyo kanina sisiwa. Sa baba. Sa baba, oh. Oh, sige po, mamaya pa uli. Ito mga kasubis, oh. Ito yung bulag nating Super 6K natin. Umuwi sa atin ng during the race na bulag. Pero okay lang. Eh kung bibigyan naman tayo ng magandang karangalan nito. Anak yata ng mga first basket, third basket to. Cross pa sa basket.
Tingnan natin kung ano magiging ano kapalaran nito. Nakakross na rin sa ating ito, winner din natin to. Tsaka ito. Ito, 2K Youngbird winner natin ng FFL. Natala na natin nakaroon to sa MacArthur. Showbird ng MacArthur, I mean. Tsaka ito, sa MMFC. Pero ito, meron pa tayong MPFL na dadalhin mamaya. MacArthur partaker din to. Yung isa natin, nakakain ng pusa, nasa sisiu yun, hindi na natin dadalhin. Kaya naman, baka sabihin, sisiu na. Paparty pa. Okay na itong ganito. Ito, ating anak nung kaya pangalan nito si Stitch Masarela. Anak doon ni Mr. DQ. Tapos, ito ngayon. Ito rin North Team natin. 20 lang tayo maglipad. Nawala na tayo ng isa. Gagawin natin dito, pakakawala natin ngayon. Ito po, binuksan ko ng bintana dito. Ayan ha. Bubugawin na lang natin dito yung mga yan, no? Kanya mapangit, no? Yun naman, no? Ito. Pero kahit pangit dyan, gaganda rin yan pag nanalo na. Ganun lang kasimple yan, eh. Ay, bugawin muna po natin. Tignan natin. Pause ko muna po, ha? Ayan. Bali, dahan-dahan, yung mag-iisa-isa yan. Lilipad na yan. Lalabas na sa bintana. Sa ngayon, meron pa mga baguhan dyan. Siyempre, hindi pa ganun ka-aktibo. Nag-aaral pa lang. Kumbasa, no, starting, mga first week pa lang natin one week pa lang natin natuturuan. Yung iba naman, may nauna ng isang buwan. Subukan natin, wag na natin bugawin, hayaan na lang natin sila. Mamaya po ulit. Morning mga kasubis, dito tayo sa flyer stop natin. Nagpakawala tayo ngayon ng ibon. Magtapos na ito, maglilinis tayo. Ito, inandaan na natin ito. Kabila, lilinisan natin. Ito yung mga ilang beses pa lang nakakalabas, siguro mga lamang beses kaya hindi pa marunong. Magbubong-bubong lang muna, patalon-talon lang muna. Kaya pansin niyo, puro bawas ang pakpak. Pagkaganti, hindi pa sila marunong talaga, pero okay lang yan. Palabasin natin muna, tapos saka natin ilak yung bintana, maglilinis na tayo. Pakita ko sa inyo kung paano maglinis si Bayet, dahan-dahan. Ayan o. Ito, pwede na natin sarado. Wala nang papasok, ha? Gagawin natin ito, sarado na natin to, tapos sarado natin itong pintong to. Yun o! Ito na ulit mga kasubis, nandito na tayo sa loob. Siyempre, gagawin natin para hindi tayo nahirapan dito. Papapasukin muna natin dito sa ang tawag dito, flying pen. Yung ating mga ibon, mga pera dito para malinis natin mabuti. Isay-say natin. Tapos iuwi na natin itong ating mga nag-overall sa winner na naisoward na natin ng MacArthur at saka ng different club. Pero ito isang winner natin dito, yung kapatid ni Vasco Batanes champion, dito na to kasi dito na lang may sahay. Saka ito, dito na rin to. Ang uuwi na lang, itong isa. Yan, saka ito. Saka yung dalawang nasa baba, namisa na rin. Problema na naman ni Bayet kung kanino ibibigay. De, biro lang po. Ilalambing natin. May lumapit na naman sa atin ang humingin tulong. May butas sa puso yata yung bata. Tapos yung isa naman, parang may liver cirrhosis. Subukan natin tulungan kung paano pa mamaraan. O magka-out ba tayo ng papisa o yung stockbird o ano. Kasi ang hirap eh. Pero siguro baka dito sa mga anak na lang netong mga to, para medyo panalo naman kayo. Kasi mga ano to eh, may sinabi na, ibig sabihin may tinapos na. Sige po. Ito mga subis, pagpunti natin to, ha. Di man po kitang po, at least kahit paano nakikita nyo naman ako nag-iiris. Hindi lang po, kailangan lang po naman. Kahit hindi po masyado malinis, kasi pag sobrang linis naman, baka naman madulas yung ibon nyo, mapagot pa, sayang naman yung ibon nyo. Kaya dapat po, dahan-dahanin lang, para po relax lang. Kung ano yung kaya nyo linisan, linisan po. Ang importante dito, hindi naman sobrang linis, kasi nga, baka mamaya yung ibon nyo, siyempre kailangan ng dumi ng ibon natin. Nakala nyo ba, hinahayaan lang natin laging malinis? Kailangan hayaan din natin matuto sila doon sa mga madumi rin. Kaya minsan, katulad ngayon, wala na po akong love pan. Hindi nyo na ang makikita ngayon dito lang. Sa Breeders Loop lagi. Lagi po tayo nasa tindahan, saka lagi po tayo dito maglilinis ngayon. Bagay ang paglilinis man po dito is parang wala pang isang oras kasama yung baba. Ilan lang naman ito. Hindi katulad doon sa kabila, ang ibon natin doon, sa kulungan natin doon, yung nabahay na. Nabahay ng mga pang isang pamilya na. Dito po parang maliit na tindahan lang. Kita nyo, parang may malalagyan naman panindahan po. Hindi po, parang hindi ko kayo maabala. Tapusin ko muna po ito, tapos mamaya ulit, magpilipuan tayo. Hindi po, ha?
A few moments later. Ito mga kasubis, bali, nakalinis na po tayo, magpapakain po tayo ngayon. Ngayon po is Thursday, yun, nalaglag po natin painom kasi nilinisan po natin. Si Bait ay mag-all around na naman. Tindero, loop manager dito, loop manager at the same time, at loop man dito, maya-maya ibababa ko sa tindahan para mag-asikaso ng aking tindahan. Mamimili ako ng mga plastiko, mga aking mga stocks. Tapos, siguro after lunch, uwi naman ako per view. Check natin ating mga breeder doon, saka yung mga ating pwedeng panglamping. Ito po yung tinatawag na pure gold para sa kanker. Dati kinukutkot ko ng toto yung sa kanker. Ito yung pinaka-tip. Katulad nito, hindi ko po makakutkot. Ang likot eh. Basta ganito po, magkakaroon po kayo ng ano, hindi ko po masumula tayong cameraman. Meron po isang kanker sa tagiliran, pwede mong kutkutin yung nasa loob. Sa tagiliran, sa based on my experience, huwag nyo nang kutkutin. Lagyan nyo na lang ng cure gold kasi matutuyo yun. Kasi ngayon, kung basa siya or meron isang kanker doon sa may bandang tuka, na-experience ko po yun, bali matatanggal po yung ano niya, yung gilid ng tuka. Masasayang po yung ibon. Maganda pa rin magtignan, tabing yang ilong, sabi nga ni Regine Velasquez at saka ni Robin Padilla, anong gusto mo sa ilong ng babae? Matangos, yung tabing yang ilong. Ito, ayaw na natin maging tabing yang ilong, baka magustuhan eh. At pumupunto ko ganito, kasi ito naman, may power naman ito magpatuyo ng kanker, yung kaya lang kutkutin, pero kung halimbawa masisira yung structure ng ibon, kung sa ngalang-ala, minsan maniwala po kayo, lalo na pag medyo bata pa, ako pagkabalaban, ikakalko na yun. Pero kung kaya natin yung magkakaroon dito, huwag nyo lang po nung sundot-sundotin. Minsan, masisira lang. Ang gawin nyo lang po, minsan natin dinudurog ko yun, nalalagdag yung cover dito. Pero minsan, natsutsugi. Ang importante yung dito naman si cover, bigyan nyo lang matutunaw, saka may tornidazole sa tubig. Ganun lang po kasimple. Ewan ko po, hindi ko po sinasabing tama yung pamamaraan ko, pero based on sa experience ni Bait, meron nga ako doon tumabingi ang tukagawa ng kanker kasi nga kinalikot ko. In short, problema ko pa ngayon kung kanino ko papahiram yung Embry Joe Torres. Yung huli kong pinahiram, naglabas ng overall champion, parang anim na trophy yun. Sige po, nagbibiro lang po si Bait. Gagamitin po natin yun.